hurts me too. I'd rather lose it all yeah, on you. Without the two elements, maturity and love, there is no sacrament of marriage. Some people think that marriage is only a temporary commitment. If they are tired, they will leave their partners and look for someone else. So today you are here. Ruelan, Jude, and Rita to receive the sacrament of marriage. Considering your age, you are supposed to be mature. However, the question is, are you truly in love with each other? If you are, then you will receive the fullness of the sacrament of marriage. There were many people who got married here in the church, but eventually they decided to part ways. Ang iba may mga apo na, gibiyaan ang asawa. Halimbawa, antog Amerika o antog Saudi Arabia, kung asa man abroad, kung dugay na mangitaglain. Like in Israel, there are more than 40,000 overseas workers. Many of them were married, but eventually, when the wife would be away, then the man would look for someone else. The woman or the mother of their children work hard to earn money to support the children. But because of the long absence, eventually the separation takes over. So today you are here. Proilan ala Jod to receive the sacrament of marriage with Rina. Therefore, you have to open your heart together to the Lord Jesus. Because our Lord said, without me, you can do nothing. So to unite your hearts and your minds together, Jesus must be the center of your life. Otherwise, sayang. Children will suffer when the parents are separated. At one time, nakigistorya o sa kainahan, may tulo ka anak, ang iyang bana, engineer, daghang project, daghang kwarta. Sa kadugayan, nagtaban sila sa iyang sekretarya.
wala na mo suporta sa mga anak. Busa nag-antos ang iyang asawa sa pagpakaon, pagpaeskwela sa mga bata. Busa, kamo, Jude, Rillian Jude, maningkamot sa pagduol sa Ginoo sa kanunay, kay siya magahatag o grasya o kabaskog kaninyo. As you will promise today that you will be faithful through thick and thin, in joy and in sorrows, in good health and in sickness, until death you will part. These are the words which you have to live. However, without the Lord Jesus in your heart, without knowing what He wants you to do, you may not be successful and you may not be happy in your married life. If Christ is the center and you continue to reflect on what He is teaching us, teaching the families, then you can learn to accept all the challenges in your life and you will be able to raise good Christian children and you will be happy in the future. May kasabihan ko ano ang tinatanim, ganun din ang anihin. Kung kamo mahigugmaon sa inyong mga anak, ay hatag sa Diyos kaninyo, sila maghigugma usab balik kaninyo. Busa, padayon sa inyong katuyuan sa pagdawat nining sakramento, aron kamo malipayon inyong mga anak, mga maayo o dongganon, nga mapuslanon sa katilingban. Busa, atong iampo kini si Froilan Jude o si Rina nga magpabilin nga mahigugmaon himpit sa usag-usa nga dili magluim. Kay dahagang mga minyo nga wala nagtipon hangtod sa hangtod nang itaglain. Busa, daghang panulay, daghang mga maghikayat sa kasamaan. But if you are united with the Lord, then you can say, no, you want to be faithful to one another and to be kind to your children whom God will give you. So once again, my friends, let us pray for Froilan, Jude, and Rina, that they will be happy in their married life, their children will be healthy, and they will be able to support them on their own. Eventually, they will be happy to see their children's children as God will grant them long life. So once again, let us continue our prayers for Froilan Jude and Rina, that they will be happy together as husband and wife and as parents eventually. Sa dinami-daming tao sa mundo, may nag-iisang para sa iyo. Kanyang pupunan ang iyong pagkukulang, siya ang sasalo anumang iba to ng mundo. Mapapakalma ang dating ayaw mo, ika'y magkakagusto ang isa'y dalawa, kayong dalawa'y isa. Saan ka man magpunta, ding hindi ka na mag-iisa. Kaya pagal na puso, wag na wag susuko. May sa mga sugat mo,
Siya ang tanging bangka, pagbaha ng iyong luha. At pag naliligaw na, kamay niya ang iyong mapa. Siya ang antipara, pag malabo na ang iyong mata. Kaya saradong puso, buksan muli ang iyong pinto. May kakato, may kakato balang akalain mo tayo ay matatagpo. Katumang puso, sa wakas simula na to. Buntong hininga, buntong hininga, magbuntong hininga. Kaya their marriage, God, you will bless the people that behind it, Lord, and the one who will protect them, their parents, Lord, and even their future family, Lord. Lord, bless nyo po yung lahat na nandito, Lord, protect us, let us enjoy this night, and with your presence, God, in Jesus' name, Amen.
Welcome, ladies and gentlemen. My name is Pipoy or Philip Manahay as Froylan's best man. I am the best man for the group here today. We have been friends since I can remember. And I never imagined one day I would be standing here delivering a speech for his wedding. And I promise it won't take long. Like all good friends, Froy and I have had our ups and downs. I remember back in college when I always borrowed money from him. Then Froy would call me lousy and I call him crazy. And we ended up having food trips using the money I borrowed from him. But sure enough, the next day in the morning, I would pay it and borrow again in the afternoon. This is how good mates do. I have known Froy being a good friend to us way back college days. In fact, he is very caring. He cares the safety of his crushes going home. All your crushes. I won't mention the names because it's too many to mention. And also Froy always takes great pride of his decisions, yet sometimes become an overthinker. And he often sent me message that I might end up like him too. And I just called and reply him, I just go with the flow, focus on today because tomorrow is another day and another chance. Like I'm the expert and well-experienced friend giving him advice. But before I end this speech, let me round off by wishing the happy couple well. Don't forget, you two, that the real relationship starts here. Love may be blind, but marriage is a proper eye-opener. The important thing as you embark on marriage life is not to get hung up on the small things and to maintain a sense of humor. Rena already proved that she has by going through with today. On a serious note, Froy been a brilliant friend over the years and I truly an honor to be his best man. We had some excellent times together and I know we will continue to do so. When Froy told me he had asked Rena to marry him, I was delighted. I wish them all the happiness in the world. I have no doubt in saying that he will be a fantastic husband and a brilliant son-in-law. And to Rena, she becomes a good friend of mine too. Continue to be such an extraordinary, very resilient, fun-loving, and smart. And I would like to congratulate Froy for his immaculate taste in choosing such beautiful wife. Lastly, Ren, well done saying I do. You picked the right one as well. Before we raise this glass to the newlywed, I would like to share a short quote that I said a while ago. Love is blind, so during the honeymoon, turn off the lights. Cheers, everybody. Cheers, everyone. Una sa tanan sa mga naadi karon sa akong mga kumpare ug mare, especially sa mga pamilya ug sa akong mga igsoon gikan sa pagadian, sa akong tiyo ug auntie ug sa akong mga kauban sa trabaho, kauban na mo ni Rina. Maayong gabi. Huwag sa akong mga silingan di ay. Hapit na kalintan. Huwag si Maymay rin. Sir, mga taga-iko. Ay, dadi si ma'am. Si Sir Jackson. Sir, thank you. Gani sila, kaila gani sa ako kay na ako sa iko.
permanente. Dati purchaser ako. Karon tigpirma na po sa PO. Una kay lap na. Na ko'y mensahe lang sa aning kuan mag-asawa. Sa kay Proy, Proy kadaga naman ko gihatag nimo og message. Siguro kumbaga sa karong panahon, ginatawag nga new normal. New normal, kung unsay dati nimong kagawian sa una, iba na sa karon. Kumbaga pareho na tang naay obligasyon sa atong pamilya. So siguro hindi naman siguro pwede nga mag-iba ka sa among style o sa pag-inabuhi kahit doon na kayo nakita na mo na kami siguro mayroon na ito nga pitfall kay na naman mo naapa kami ni mama ni mo nakaedad na niyong 58 siguro dili po pwede nga di po na ninyo mayo no? Kana lang ang ako lang ang insay isip pamilyado ka na una-una, dedicated sa trabaho o ilove gid nimo imong trabaho kay kanang trabaho mao ginay atong katambal sa atong panginabuhi. So sakay rina naman kay balo ko nga kami tanang medyo nagginilanay na maliban sa kauban niya sa trabaho siya mag-uban-uban naman ka namin kung sa unsay mga kuha naman sa among pamilya. So, friend, ikaw na ibahala ni Proy. Ito, giyan na namo na kanimo. O, pinaka the best, welcome na welcome ka sa Family Carcillar. Thank you. For those of you who didn't know me, I'm Rena's older sister. We are all gathered here today to celebrate the union of my dear sister's wedding and her opa. I would like to thank both parents of this couple. Our parents, Mr. and Mrs. Severino Ilagan, and the Froilan's parents, Mr. and Mrs. Nario Carcillar. Kay kung wala ilang blessings, wala sila karon, wala punta karon. And to the principal sponsors, the entourage, the guests, and to everyone nga naadari karon, daghan kayong salamat sa inyong pagtambong. Wala ko na-inform ako na sunod. Once anak ko quote, once in a while, the middle of an ordinary life, love give us a fairy tale. And this couple have give us a beautiful one. To the brides, sa akong manghod, wala na akong katapat patulog. Nanay lain katapat. Wala na akong kaagaw sa mga pang-OOTD. Kaya nang masuot na ako ang niyang gusto nga suoton, tapos paubuon ko niya. Awala ka ubon mag-TikTok, napakaisa ka mangod. Rina Hot, I love you so much. I may not be vocal with it, but at least know that I really do. Wala na yung sigig mag-uot sa balay. Wala na yung musika sa mong mata. Pagpasuko siya. Kung mga saba siya. Pero bisag magstorya siya mo, maghihapon yung mata. Ano naman yung good yung mata? Park Shinye, baya daw siya.
But seriously, thank you for being the ate that I supposed to be. Thank you for being responsible and matured. You were my twin. 11 months late nga lang, kay less than a year lang man among gap. My playmate, enemy and friend, but always a loving sister. Please don't change, because we will surely miss you. Si Mama, si Papa, si Bim Bim, ako, si Bolt, o si JC. Among iro. And to the groom, Froilan. Di ba yung kumanda ka? Sa akong speech. I may not be that good to you. Kay, mawad to siya balay. Sa kwarto lang ko. Mabot siya. Te, hi, madam, anak. Kung mo, uli po siya. Kung na ako, manangid siya. Te, madam, anak lang po siya. Una ko, bye. Ako tubag lang po, bye. I know, feeling ni mo, dili ta ka gusto para sa akong manghood, kay cold ang akong treatment sa imo ha, pero it's just a way to show na dili ko gusto nga sakita ni mo ako manghood, kay I'll back her up kung awayo ni mo siya. Normal man siguro sa atin na kasi I want to defend and protect her. Kaya please, love her. Dili ko gusto nga. Muchat tapot ka sa ako. Nga magsuri-suri ka. Kay iulig mo si Rina. Kay tungod, anong for some reasons, kung maabot man na nga time, just be reminded of this day. Whenever magka problema mo, baliki ang adlaw karon. The day you promise to be with each other in good times and in bad, and the commitment you yourselves owe to fulfill. Because a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Murag expert. I appreciate how you make her happy. You understand her. Ug unsa kataas imong pasensya sa iya ha? Dili unta ka magsawa. Alagay pa yaku manguda. And what more can I say? Mapa, Bim Bim, Froilan, welcome to the family. And may our good Lord bless you, this marriage, always and forever. A toast to love, laughter, and happily ever after. Rena to forever. Thank you so much. Manindog ng tanan, no, o atong ibutang ang atong tagsa-tagsa kapresensya sa atong Ginoong makagagahom o magdungan ta sa pag-ingon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagagahom namong Amahan. Lord God, daghan kayong salamat, Ginoo, sa higayon nga imong gihatag ka namo karun sa adlaw, sa kasal sa amo ang niludhan nga si Froilan o si Rina. Salamat, Ginoo, salamat gyud tanan sa imong kaayo ka namo. Sabi na gyud sa imong guidance sa matag-usa sa tagsa-tagsa kaginikanan ni Froilan ug ni Rina. Sa akong mga kumari ug sa tanan nga ni akaron mitambong, daghang salamat usab sa inyong higayon sa pag-uban kanila ug Amahan, hinaut usab unta nga imo silang i-guide sa tanang adlaw sa ilang panag-uban ug ingon man usab sa ilang pagpanginabuhi, Ginoo. O maluluyong Diyos, ako usab nga gipangayo kanimo karon ang imong balaang bendisyon nining mga pagkaon nga among pagadawaton karon o Diyos,
nga kini makahatag sa among kalig-on, kusog ug kabaskog sa among lawas sa matag adlaw namo pagpanginhanglan ug labi na gyud sa among pagpanginabuhi Ginoo. O Ginaot nga kining mga grasya imong ibalik sa kanunay sa pila ka pilo-pilo pinaagi sa pagbendisyon nimo Ginoo. Kining tanan amahan among gipangayo kanimo pinaagi sa imong bugtong anak na si Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Ren, congrats and pray. Mayo wala mini mo gikalimtan. Para sa kasayuran sa tanan ano, murag adopted daughter namo. Sometimes rin na nung high school pa sila. Best friend kasi ng anak ko. Doon sila gumagawa ng requirements nila o assignments nila, thesis nila sa bahay ano. So, 4 years yun na palagi sila sa bahay. Kaya, nandito ako ngayon siguro. Pero, before I will give my advice to them, may konti sana akong sasabihin lang. Related to sa advice ko mamaya, ano? Naalala ko lang yung mag-asawa ba na palagi nag-aaway, ano? Tapos, napaka malaking disturbo na sa mga kapitbahay. So, hanggang to cut the story short na lang, para madali, nagkataon na nakasali sila sa Couples for Christ. Pasensya na kung meron ditong member ng Couples for Christ, ano. Doon, parang nagbago yung buhay nila, ano? So, wala nang ingay sa kanilang mga kapitbahay. Tahimik na, ano? Tsaka, so of course, masaya si Mrs. kasi hindi na sila nag-aaway ng mister niya. So, mabait masyado si mister kasi nagbagong buhay na. Binibilhan niya na ng Yossi, yung kanyang mga brother-in-law, yung mga bayaw niya. Tapos binibilhan niya ng alak, yung kanyang father-in-law, yung ugangan niya. One time, bumili siya ng ano, beauty kit ba yun? Ang tawag doon rin. Pampaganda na gamit ng babae. So masaya yung wife kasi inisip niya para sa kanya yon, no? So, nung kasama na silang dalawa, tinanong niya yung mister niya, para sa akin ba yung, ano, yung beauty kit na yon? Sagot niya yung mister niya, wag, no? Wag mo pakialaman yun. Sa akin yun. So, nagbagong buhay na talaga yung mister. Joke only. Kaya nga noon, in-invite ako ng ni nang ko sa kasal din, no? Na magsali do sa Couples for Christ. Mabuti hindi ako nakasali noon. Pero iwan ko lang ngayon, no? Baka magbagong buhay na rin kung senior na. Kasi kung senior na, pag nagbagong buhay na, ang tawag sa amin, jokes, i-miss you, ganun to kay Sir Pilbar, kilala mo. Magiging tibay na daw yung mga matatanda, tigulang bayot ba? Joke only. So, pasensya na, no? Kung hindi kayo masyadong nasaya, no? Kurumi ba? So, advice ko lang, related dun sa sinabi ko tungkol dun sa sumali sa Couples for Christ. Advice ko sa inyo, kailangan hindi magbago yung pagmahalan ninyong dalawa. Yun ang gusto kong emphasize, ano? Love each other. Continue loving and courting your wife, Roy. Kahit na matanda na. Kaya-kayan pa rin, no? Ganun ang advice daw nila, eh. Yung pagliligaw daw sa asawa, hindi lang sa simula, kundi hanggang sa pagtanda daw. Kailangan ligawan pa rin, no? So, halos
kayo, wala na kami ma-advise sa inyo. Yun lang siguro kasi well planned kayo, no? Maganda itong kaninyo, inyong ginawa. Masasabi ko lang congratulations, maintain. At saka don't forget us, no? Kung magkaanak na kayo someday, I hope mag-visit din kayo, mag-visit kami sa inyo, no? So, huwag natin putulin yung contact. Yun, anyway, Facebook naman, ano. So, yun lang. Thank you. Okay. Ako lang masulti sa mapabalon sa ilahan ni Froy o ni Rina. Pero makahilak, rabadyod ko, eh. Kanang kinhanglan ang matag-usa ninyo na agyod ang pagpaubos. Kung kinsa ang init og ulo, kinahanglan ang usa, mahimong bugnaw. O magpaubos gyud kay para dili mo magkaguliyang ang inyohang pagpuyo. Unya, labaw sa tanan gyud ang ako jung ihangyo sa inyohang ang Ginoo gyud mo ay sentro kanunay sa inyohang kaminyoon. Kay lisod baya ang managtiayon. Lami lang sa primero, pero pagkadugay baya naanan ng mga away na idili pag sinabtanay, pero sa magtiayon natural lang gyud na siya nga mahitabo. Beskin gani ako niabot na kog pangidaron ako nga sa isinta, pero naagi hapon ang among away, dili gyud na siya malikayan. Pero sa ako nagikaingon, kinahanglan ang usa magpaubos, ang usa bud mudawat kay usahay raba ka nang dili ta mo hatag og kanang pagpasensya sa ato ang kapikas or sa asawa ba na ana, kay mao nay hinungdan sa away. Unya, ang akong gusto sa inyo ha, nga makita mo nako nga magpuyo mong malipayon uban sa inyohang umaabot nga mga anak, kung pila inyong gusto, tulo. O kinahanglan, malipayon jud mo. Kanya, ayaw jud kalimti ang Ginoo kanunay. Kay bisag magkinaunsa, ang atong kadangpan, Ginoo ra jud. O ginay pirmi na itong una-unaon, malisod man, mahamugaway, sa sakit o sa may panglawas, always ang Ginoo jud ato ang sangpiton. Unya, di po ta malimot pagpasalamat sa mga nadawat. Lisod po kay sigra tag pangayo, way pasalamat. Musa, Froy, Rina, manginaot ko nga kanang kuan ba kanang maayo ang inyong pagpuyo o malipayon mo uban sa inyong ginikanan, sa inyong isig kaginikanan, labaw sa tanan sa inyong mga anak nga umaabot. Excited na kayo imong mama day in nga makakitag apo. So manghinaot ko nga agad-agad may apo. Oh, maibog siya sa kuha kay ako tulo na akong apo. Oh, mao na maibog siya. Akong ginan siya nga hulat-hulata lang kay makaabot ra na nimo. Bantay bitaw di ka mo bantay. Ako siyang giingnan. So bitaw sa utrohon ako sa makausap pa ka ng in Froy, inaot nga dili niyo kalimtan akong gisulti. O daghan kayong salamat po sa inyong pagkuhan ako og ninang, o salamat sa inyong pag-imbita. May pong gabi sa tanan. May gabi sa tanan, no, sa ako ang uncle diri og gwapo kaayo. Sa kong auntie nga pwerte ka gwapa. Mura jog si Gretchen Barreto karong gabi una. Og si Piolo Pascual. Og sa mama og papa ni Rena, maayong gabi. Og sa tanan, maayong gabi kaninyo. Kung sa akong ingon, Froy, humanag yun. Humanag yun eh. Sa una, gina-visit na mo si Froylan. Kay kanila gaya mong migo ba nga magkusmod-kusmod, mag-emo-emo sa Facebook. Nga, pag bisitahon na mo sa ilang balay,
Saturday night kay ako mga friends abroad mag-worry pud sa iyaha. Mo-chat dayon sa ako lang man ang naadiri og si Sir Randy. Mo-chat dayon Mar, puntahan mo nga doon si Froilan. Ano ko nga ni Diay. Asya parang gusto na yata magpakasal eh. Nako ha, ato anjud. Abi na ko na emergency. So ato mi dito. Pag abot dito false alarm di. Kay dili pa daw siya magpakasal. Dagan na daw siya emote. Asa to nga emote sa kapa? Aw. So karon katong last time nga nag-adto mi mga kasakit to Froy nga dito na gid siya ningon sa mo nga ready na gid daw siya. Tapos nakita naman ako sa Facebook nga nag-propose na sa kay Rena. And happy kay mi mga friends niya sa college kay nakita na gid namo nga malipayon pud ang amo ang barkada ba. Nga tama gitong giingon sa best man kaganina. It reflects kung unsa ang giingon ni Philip kay Froilan. Kay inanag yung kamaayong tao si Froilan og inanag pud siya ka faithful, ka loyal og kung kinsa man ang iyang gilove. Pero karon kay nakita na man gyud nato kung unsa ka faithful og unsa ka loyal si Froilan kay Rena, o nang naata diritanan karon nag-celebrar sa iyahang pinakabongga nga kuan. Ano na react man mo? Anya di ay kanang wala na po single time for singles kay dili naman single si Froilan. Ibig sabihin, huma na tong mga adlaw sa shots. Wala daw siya kainom lagi. Pero mo atumi dito para mga red horse. Pero di na daw siya mo inom. And that's good. Kay tungod kay Rena no, kaning among migo na bag-og yun. Wa nag yung red horse time nga ang amo ang pulutan kay loaf bread. Ganahan mo ana. Si Froilan nagpatilaw na sa amo oh. Kay gutom daw. Pero maura na kayo ako isulti sa inyo ah. Sa kani ako friend yun. Matinud-anon yun siya nga pagkatawo. Nga, sa uman nato na kay nagkuha makagbalay lapit sa dunya solidad. Barkad lang yapon ta eh. Atak pa dito ha. Igwa na yung asin o bitsin this balay ba. Ayan. So thank you kaayo Froy. Kay imupon ko gi-invite karon. O God. Siyempre, in behalf sa itong mga friends na nasa abroad, don't you worry, kay magpadala daw sila. Ako po silang pinito. Ay, maluoy mo. David, ay, congratulations! Palakpakan na ito ang bagong kasal. Dagang salamat, Maura to. Since wala man dyan perfect couple, no? We've been with my husband for so long na, so nag-aaway po din. I know, ingana po din yung love story. So kay ingon ni Sir, dito na daw siya sa Dunya Solidad, agay kabalo na ko. Ano na lang ni one text and one call, diri ta man ni hapon. So mas dool na. So i-guide ta mo as your ate together with my husband kung na may problema na alang mi diri permi sa inyo ha to back up. And then ayo pud kalimot sa amo inyuhang inanak ha para bawi lang sad. At the same time, kung na may mga trouble, at the end of the day, dapat i-patch up ginyo together. Then, together with that is guidance with the Lord. Kay syempre, and every relationship, di man kita maging successful kung wala jud ang Ginoo. So, siya jud ato ang guide. And guide jud nato siya, naaman tay 10 commandments. So, dito ta mag-stick sa ato ang pag-grow ba as a person. So dito ta Froy ha, maninood kita sa atong kaminyuon. Rena po, maninood po. Pero I know Rena so well and Froy too. So hopefully there will be a love story and forever. Thank you! Okay, moving on, my memories are here.
Kanang gabi sa tanan, no? Hindi na ko mahilak, kay katatlo na ko nahilak. Kanang salamat, guys, sa pag-adto, syempre, sa mga bisita. O, nauna yun kay Lord. Grabe jud kayo kay Kwan. Sa bang na-experience karon, great provider jud kayo. Itagaan jud mo, Kwan. Grasya, especially good, financially good karon na ano ra gyud namo, na human na gyud namo siya. Tapos sa mga workmates namo sa taga Echo, especially sa ako ang boss karon, kay nanay daw siya kay Kwan man, kay gawas man sa work. Hey, ma'am, thank you kay sir, thank you bot. Tapos sa mga pariente nga napagid sa ano, pagadian, tsaka ang iban sa napasan, hindi ko pag... O, mga napasa pagadian, sa among kinakusigan nga lolo, kay Lolo Ruel. Thank you kayo pag-adtog yun. Kay Lola Bibing, thank you po. Sa tanan yun, siyempre sa mga parents, sa kuang papa, sa kong mama, thank you kayo. Kamuto kay Papa, kay grabe dyan ang support. Mentally, sa parents ni Rina o iyang maigsood kay, siyempre. Pagdawat nila sa kuha, siyempre. Grabe dyan kayo. Salamat dyan kayo. Yeah. Ang pingan lagi na ko yung anak. O sa mga friends na mo, especially good kay Mar. Ang tabang katong ano, inom-inom, joke ra to, lagi ko gainom. Itong, wala po ko nagbutang sa kapa, joke ra to. Basta, thank you kay, sa akong kahabi, kay Carl, tsaka kay Levy, thank you po. Huwag sa tanan dyan nga may ato. Kay Pipoy, gabi the best nga best man. Thank you dyan kayo, salamat sa lechon. Salamat kayo. Maayong gabi sa tanan, no? Yay! Finally, nahumanan jud amo ang kasal. Og, kalinga day, mao jud ni ako ang gina-pray kay Lord. Og, giplano jud nako ni, og ni Froylan uban siya, pero major jud ako. Ana man jud ang papel sa babae, no? Sunod-sunod lang siya. So, first, ako ang ginapasalamatan, ang Ginoo jud kay grabe kamaayo. Og salamat kaayo sa iyaha for making this day happen, na all is well. Og walay mga problema nga niabot despite sa ato akahintang karot na ba nga ay pandemic. But then, Even pa this day, I always pray jud sa iya na Lord, i-guide ni mo mi sa among preparation, o wala untay mga hindrances nga moabot. And yes, God is good talaga. And second, sa ako ang parents, sa akong mama, sorry, lakmang, nga sa akong mama o sa akong papa, nga it means a lot to me talaga na nagikan sa ilaha na ay permission ba nga mag-minyo ko, o gapasalamat pud ko nga even sila pa ang nag-push sa ako kay nga mag-minyo na kay 30 naman. Nag-minyo na o magkapo na daw. Ulat lang sa o salamat kaayo sa akong papa o kanang gapasalamat pud ko nga gi-accept pud nila si Froylan kay even sa balay mura na pud nila anak nga kung kanang maditahan ako si Froylan masukup pud sila ano ba nga madita daw kay Froylan. Basta happy kay ko. And to my newly gained parent pud, char first time mama Mama Feli o Papa Nuno, kay I oftenly kuan siya, nang tawagon ako siya og Sir Manong, kay office mate man lang may. And happy kayo ko nga even tong wala pa mi nag-uyab or nag-uyab na mi, welcome na kaayo ko sa ilahang family. Og even 1%, I didn't feel na dili ko welcome sa ilaha, kay grabe kaayo ang ilang pagka
kuan kaayo sa ako ak na ako sa ilang balay. And to my salamat kaayo and palangga kaayo ta mo. And sa ako ang sister, ate, char. Ay, nagilak friend. Kay kuan, wala na daw siya. Ari daw siya, oh, wala na daw siya. Bedmate. Sige lang, good. Balik lang ko. Malangit lang kay Froylan. Matapad ko sa iyo ulit. And to my kanang sister pod na si Salve, Bimbim, salamat kaayo nga. Naapod na siya, Permin. And to my newly gained pod nga sister-in-law, Jade. I'm be your ate kay wala man kay ate. So, ako na imuhang ate nga maduulan o love pod ka. So, as kahit 9-10 pod nga palangga pod na ako. Next, sa akong mga supplier sa Amuachong Photography. Diba, nakita ninyo unsa kanindot ang presentation. This is led by Miss Van Almeria. And thank you so much and the team, The Walking Eyes. Grabe, best kaayo, the best jud kaayo sila nga. Nga team, kita man ninyo sa pinap of soon sa kaninga wedding as in nice jud kayo, best choice kayo ko. And next sa Elmer's, kay Sir Elmer, sa pag-set up aning sa among venue, sa among duha ka art coordinator, thank you so much, and sa among instant coordinator nga si Mar. Thank you kaayo. And to Miss Pong nga nagpa pagwapa sa akwa og samot, sir. Og kay og kinsa pagani? Nai ko ano og sa kanang naghatag og lively na alive kaayo ang ato ang event karon, Sir Francis, thank you so much. And sa akong mga gwapo og naninong, mga gwapa naninang nga wala jud sila kanang setant nga kwaon ako na nag-ask mi sa ila if magninong og ninang sila sa amwa, thank you kaayo. Og sa akong mga entourage, salamat kaayo sa inyong pagtambong. Og sa tanan nga ania dinhi karon, thank you so much for spending your time with us. Even na sa mga na I work, they even nag-file sila og leave para lang maka attend sa amo ang wedding og ma-witness nila amo ang union ni Ferland. And thank you so much. God bless us all. Just to pretend, you would teach me love and facing. We were more than just be friends. Something deep within the soul, feeling that I'm never gonna see again.